ikaw ay pinapatawan ko ng forced eviction. Hello guys, what's up? Kamusta po kayo? Uman Rivera po ang inyong Japanerong Mema. Malapit nang magbukas ang bahay ni Kuya at kung matutuloy ang original schedule nito ay baka bukas na or ngayong linggo na nila ipakilala ang mga bagong housemates. At sa video na ito ay gusto kong ipakilala or i-flex ang mga gusto kong makapasok sa loob ng bahay nga ni Kuya. Ang dahilan kung bakit nakakatawa pa rin ako at ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay matino pa rin ang pag-iisip ko sa kabila ng bigat at mga problema na ibinigay ng taong ito. Pero bago yan, again guys, please consider subscribing to my channel, Uman Rivera, and also please hit the bell notification button for more updates or kamemahan. And without further ado, ladies and gentlemen and in between, I'm presenting to you all my 16 Pinoy Big Brother Connect to Dream House. Ang mga tiktokero na magliligtas ng taong ito. Okay, game! Okay, so first on our list is Gyle St. Pierre. Kung bago ka sa TikTok, i-follow mo siya dahil nagbibigay siya ng beginner's crash course sa kung paano gawin ang mga effects, mga challenges, at kung ano-ano pang mga tutorial. At nagbibigay rin siya ng balita tungkol nga sa TikTok sa kung ano man mga update ito. At gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil gusto kong malaman kung kaya niya rin bang i-decode ang mga galawan sa loob nga. Okay, next, I see Zendy. Bago pa sumikat ang TikTok ay sumikat na rin ito dahil nga sa viral video nito na kumakanta sa mall at dahil doon ay naimbitan na rin siya ng mga sikat na TV shows abroad. At nakakatuwa yung mga ginagawa nitong content dahil masyadong relatable yung mga patama nito at yung mga hugot. Pero ang pinakapaborito ko sa ginagawa niya yung mga comment content. At gusto kong malaman kung ano na ba ang kwento ng buhay niya after niyang maging sikat noon at ngayon nga ay sumisikat na rin at sikat na rin talaga siya dito sa TikTok. Ang next naman ay si Marvin Fojas na para sa akin ay ang Mr. Bean ng Pilipinas. Look! Guys, gusto ko siya sa loob ng bahay ni Kuya dahil kahit wala pang gawin tong tao na to ay talaga namang maaalaw ka na sa kanya at good vibes talaga yung may ihahatid niya sa mga content niya. At dahil nasa listahan ko nga si Zendy ay marapat lang na isama ko na siya dahil sa TikTok world sila yung pinag-prepare. At kung may mabubuumang lab team sa loob ng bahay ni Kuya, pwedeng i-push yung dalawa. Ang next ay si Christian Antulin, ang isa sa mga masipag at maganda mag-edit ng content na doble kara yung mga ganapan nito at minsan tatlong characters pa yung mga pinapakita niya. At gusto ko siyang makapasok sa loob ng bahay ni Kuya kasi gusto kong malaman kung sa mga characters na pinoportray niya, alin doon ang posible niyang ipakita or kung ano yung pwede niyang maibahagi nga sa mga viewers nito. Ang next naman ay si Teacher Laika na personally fan niya talaga ako kasi na-appreciate ko na yung mga dating hindi ko maintindihan na itinuro sa akin nung estudyante pa ako ay ngayon ko naiintindihan dahil sa malino na pagtuturo nito. At sobrang nakakaingit yung mga estudyante nito dahil may Teacher Laika na sa panahon nila. At kung nag-e-exist lang si Teacher Laika nung panahon na nag-aaral ako, siguro mas malakas yung loob ko na kumuha ng UPCAT or iba pang mga entrance exam sa mga sikat na university sa Pilipinas. At gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya kasi nga bilang yun yung mga tutorial na ginagawa niya, malaking tulong si Teacher Laika kung paano babudgetin ang ibibigay na budget nga sa loob ng bahay ni Kuya. Next ay si Vladimir Grant na isang Ukrainian model. Walang dugong Pinoy, pero pusong Pinoy. And obviously, siya ang magiging eye candy sa loob ng bahay ni Kuya na magiging Daniel Matsunaga ng batch na ito. At sa pagiging kenkoy nito, sure ako game na game to sa harutan sa loob. Ang next naman ay si Didi Villegas or si Queen Didi na kakaiba ang itsura dahil sa napakarami nitong tattoo sa katawan at sa pagkakaroon nito ng sclera tattoo or ang tattoo sa eyeballs. Gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil bukod sa gusto kong malaman kung ano ang kwento sa napakarami niyang tattoo sa katawan ay gusto ko rin malaman kung ano ang araw-araw na pamumuhay sa kanya sa isang society na nahuhusgahan ang buo mong pagkatao base sa panlabas mong kaanyuan. Dahil sure ako marami tayong mapupulot sa kanya. Next ay si Joy Gloriosa or si Joya, ang reyna ng mga saging. Guys, kailangan natin siya sa loob ng bahay ni Kuya dahil napaka-glorious talaga ng facial expressions nito at
yung mga ganitong karakter, ito talaga yung pwedeng-pwede sa loob ng bahay ni Kuya na talaga namang magbibigay kulay at magpapasabog sa loob nga ng bahay ni Kuya. Okay, next, si Albert Nicolas, ang kilabot ng netizen. Na agree naman ako dahil galawang pogi talaga si Kuya. At dahil nga kasama ko sa listahan si Joya, ay gusto ko rin siyang ipasok dahil sila ang gusto kong gawing melason sa batch na ito. Di ba guys? Pwede naman, di ba? Sila ang tatapos sa mga karera ng mga sikat na lab teams ngayon. Guys, push natin sila. Next ay si George Junkie. Yellow hair don't care at para sa akin, siya ang pinakamagaling mag-lipsync sa TikTok. At gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil bilang isang dancer choreographer ng GeForce na standard natin pagdating sa sayawan at kembutan, ay kailangan na nating i-secure ang dance challenge na posibleng ipagawa ni Kuya sa mga housemates. Next naman ay si Bella Porch, ang gumulat sa mundo ng TikTok. Dahil sa maiksing panahon nito sa TikTok nga ay sobra-sobra ng mga followers ang nakuha nito. At grabe tong batang to. Lukutin lang nito yung mukha nito, milyon-milyon na agad ang nakukuha nito. Samantalang ako, tumambling na ako lahat, wala pa akong 10 nakukuha. At siya na rin yung naging standard nung pagkukumpute ng mga swelduhan sa TikTok nga, ng mga sikat na TikTokeros doon dahil nga sa mabilisang pag-grow ng page nito. Kaya gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil gusto kong makita yung kung ano yung personality sa likod ng cute na mukha na inililukot-lukot niya lang sa mga content niya at kung anong charm ba ang meron nito si Bella Porch at kung bakit nakukuha niya yung loob ng mga tao ng ganung kabilis. Okay, ang next naman ay si Sasa Girl, ang magiging representative ng mga baklang kanal sa loob ng bahay ni Kuya na nagbigay ng payo na okay lang na i-call out or patulan ang mga tao pero para less offending siya, lagyan mo ng charot sa dulo. Gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil sure ako, siya ang isa sa magiging dahilan kung bakit sasakit ang tiyan natin kakatawa sa panonood ng PBB. At gusto ko rin malaman kung paano makikisalamuha ang isang gangster na katulad niya sa iba pang mga housemates. Exciting, di ba? Ang next naman ay si Miss Nina, ang CEO ng Colored. Gusto ko siyang makapasok sa bahay ni Kuya dahil sa igting ng kampanya natin to support local brands, gusto kong malaman kung paano niya itinaguyod ang kanyang sariling kumpanya na isang proudly Filipino brand. And as a mom herself, sure ako na siya na ang magiging mami-mami ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Next ay si Inka Magnaye, isang sikat na voice talent na boses sa likod ng mga domestic at international flights ng Philippine Airlines. Kailangan natin siya sa loob ng bahay ni Kuya dahil sa dami ng mga housemates na pwedeng magpasakit sa ulo ni Kuya. Sure ako, posible ring mawala ng boses si Kuya. At si Inka ang pwedeng-pwedeng pumalit sa kanya. Imagine ninyo, sa conference room, boses ni Inka yung maririnig natin. At syempre, kung masyado ng matindi ang tension sa loob ng bahay ni Kuya, pwede nating pakalmahin ang mga housemates gamit ang boses nito. Pampatulog ba? Alam nyo na yan. Okay, next! Hindi ito pwedeng mawala sa listahan ko. Si Mimia! Ang ating local Jeju girl, ang pinakasikat sa listahan ko. No further explanations. Ang kwento niya bilang isang ordinary netizen na naging social media superstar ang isa sa mga posibleng maging highlights ng edisyon na ito. At ang kwento ng kanyang tagumpay ay talaga namang inspirasyon ng henerasyon ngayon. Drink your water, bitch! And last but not the least, ang 16 na housemate na gusto kong makapasok sa bahay ni Kuya ay si... Dandararan! Siyempre, ako. Guys, please don't bash me. Title itself, My Dream Housemate. And yes, pinangarap ko siya noon at pangarap ko pa rin siya ngayon. In fact, nag-audition ako sa Tokyo noong 2011 para sa Pinoy Big Brother Unlimited Edition nila noon. And obviously, hindi tayo pinalad na makapasok ang doon. Pero okay lang, hanggat nandiyan ang bahay ni Kuya, nandito pa rin ang pangarap ko para makapasok sa loob.
At kahit mawala na ako sa age requirements ni Kuya, sana lang din talaga maisip niya para maiba lang na magkaroon ng Pinoy Big Brother Aging Millennials. Dahil sure ako, baka patulan ko pa rin yan. Guys, thank you for watching. I hope magustuhan nyo itong kamemahan ko na naman. And if you do, please consider subscribing to my channel, Uman Rivera. And don't forget to hit the bell notification button for more updates or kamemahan. Thank you guys. See you next time. Bye-bye. At sana naman, kung makapasok na talaga ako sa bahay ni Kuya, sana lang, huwag mangyari to. Ayon sa sunod-sunod mong paglabag sa patakaran kong ito, humantong ako sa isang desisyon. Ikaw ay pinapatawan ko ng forced eviction.